guys. Magluluto tayo ngayon ng ginataang paa ng manok. Ayan, meron tayo ditong paa ng manok at saka maglalagay din tayo ng ating gulay. Ayan, mayroon tayo ditong talong at saka yung ating sitaw. Ito yung ating gata, coconut milk. At ito yung ating siling green na hiniwa ko. At ito yung white onion. And then yung tomato na ating hiniwa din. At yung ating garlic. Yan. At yung ating black pepper. Yan. At yung ating ingredients sa ating lulutuin ngayon. So una, papakuluan muna natin guys yung ating paa ng manok. At sinamahan ko din yan guys ng breast chicken para medyo may laman din yung ating kakainin. At lagay muna natin siya ng asin at saka ng bay leaf para bago siya pakuluan. So ayan, hintayin lang natin kumulo. Check natin yung ating pinakukuloang manok o paa ng manok or chicken feet kung siya ay malambot na ba. So ito hindi pa siya kasi kakukulo lang. At hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo hanggang sa lumambot yung ating chicken feet at yung ating chicken breast. So ayan, pinagsama ko na siya guys kasi ito na lang at lutuin ngayon. Ang gagawin natin ay igigisa muna natin yung ating sibuyas sa ating mantika. Ayan. Susunod na natin dyan guys yung ating garlic. Kailangan natin igisa yung ating ginataang paa ng manok para matanggal yung lansa. So, ayan. So, lagay na natin yung ating bawang. Ayan. At dahil pinakuluan na natin yan, medyo malambot na yung ating mga chicken. So, igisa lang natin yan. Sunod na natin dyan guys yung ating tomato. Yung ating tomato, susunod na natin. Ayan. Tatlong pirasong kamatis po yung nilagay ko dyan. Ay, apat pala na medyo may kalakihan. So, ayan. Mas magandang mayroon siyang, marami siyang kamatis. So, susunod natin dyan yung ating chicken. Hintayan lang natin guys na medyo maluto yung ating, madurog yung ating kamatis. Malutong-luto siya. Ayan. So, ang isusunod natin dyan yung chicken para maisama na natin siya para maalis yung lansa ng ating nilutuin na chicken feet. So, ayan, kailangan igisa natin. Diba? So, ang ginamit natin ditong chicken feet ay siguro sa 45 days. So, ayan. So, mahirap siyang palambutin. At hindi siya katulad nung pangkaraniwang manok na talagang mabilis lang siyang lumambot. So ito na yung ating siling green. Igisa na din natin yung siling green. Ayan. Medyo maanghang ng kaunti yung ating siling green dahil marami siya. Hindi ko po siya tinanggal yung ating buto ng sili para may anghang siyang kaunti. So pag tinanggal nyo kasi yung buto, mawawala yung anghang. So, sunod natin yung ating chicken feet at chicken breast. So, yan guys. Continue. So, yan guys. Isakutsa muna natin yung ating manok. Ibig sabihin, huwag muna natin siyang lagyan ng tubig hanggat hindi pa siya nasangkot siya. So, hayaan lang natin siyang ating anuhin. So, susunod dito natin guys yung ating tubig para muling palambutin para mas malasa yung ating ginataan. So, tubig siya guys na yung nagpakuloan ko ng chicken feet. Yan ang magpapalambot ulit sa kanya. So, para mayroon na siyang lasa. So, ayan. Ayan lang natin yan. Hanggang sa lumambot yung ating chicken, simmer lang natin yan.
So ayan guys, lalagyan na natin yung ating talong, yung eggplant. Lagay na natin yan kasi naubos na yung ating sabaw. Sasama na natin siya at maya maya ilalagay natin yung ating katanggata. So ganyan lang ang pagluluto niyan para hindi ho kayo masyadong maaksaya sa ating katanggata. So ilagay na natin yung ating paminta, yung bay leaf dyan, nandyan na din yan, yung asin, ilalagay na natin, at saka yung ating pampalasa. Ayan. Anuhin lang natin siya, pakuluan ng kaunti. So ayan guys, naglagay ako ng kaunting asukal para pang balanse na naman ang ating pagluluto. Ganyan ang pag nagluluto ng ano. Dalagay ako ng kaunting asukal. Ayan, at saka yung ating pampalasa. Ayan. Ito na yung ating kakanggata, guys. Lagay na natin. So, ayan. Kalahating kilong kakanggata yan natin binili. So, eksakto lang siya dyan, guys, sa ating niluto. So, ayan. Hayaan lang natin siyang kumulo. Ayan. So ito guys, luto na itong ating ginataang chicken feet. Ayan. Maya-maya lang guys, tatanggalin na natin to at ililipat na natin siya sa isang lalagyan na maganda. So yung presentable siya. Ayan. Ito na yung ating chicken feet na ginataan at may gulay tayo para hindi naman siya magsulo sa ating pagkakaluto. So kailangan may kaunting gulay, balanse, may gulay, may manok. Ayan. Ang sarap-sarap. Shout out guys sa ating mga subscribers. Please subscribe. Mag-leave lang po kayo ng comment sa aking comment section at pupuntahan ko din po kayo sa inyong mga bahay-bahay. Salamat po. Sana suportahan niyo po ang mga maliliit na subscribers. Salamat po.